Hello guys, share ko lang sa inyo kung paano mag-revoke sa Cebu Pacific. So meron akong client kasi bound to Iloilo, bound to Jinsan from Iloilo, nag-canceled flight po siya, Cebu Pacific. So halos napapansin ko halos lahat ng Cebu Pacific ngayon ay nagka-canceled flight. So, I choose revoke flight kasi gusto niya i-revoke yung flight niya. So, bago tayo mag-revoke guys ng flight ni client natin, is dapat alamin muna natin or itanong natin sa kanya if okay, kung ano ba yung option po niya. Kung revoking ba or travel fund or gusto niyang i-refund. Huwag tayo yung nagde-decision kung ano yung dapat gawin. Kailangan po alam ni client or si client po mismo natin yung nagsasabi kung ano po yung gagawin niya doon sa ticket po niya. Para wala po tayong, hindi po tayo magkaka-problema po sa client po natin. So, wait lang. Okay. So, ito na. Andito na tayo sa Manage Booking Portal. So, nag-direct na ako guys. Galing kasi yun sa ano. Kiniklik ko na yun sa email ni Cebu Pacific. So, enter booking reference number. Enter nyo lang yung reference number ni client nyo. Doon po yung makikita sa ticket. So, okay. Then after that, so yan, ilagay nyo din yung surname or apelyido po. Then continue. Ayan na nga guys. There has been a change in flight schedule. If the change does not work for you, you may choose from the option below. So meron daw siyang option dito. Ayan, eto na. So click lang yung revoke. Then, select new flight. Then, leave. Tayin lang natin. Ayan guys, may nakalagay dito na yung revoke your flight for free. 60 days yun guys, 60 days. Ayan, select new departure flight. Iloilo to Jinsan Santos. So, ito yung current departure date niya is January 12. So, itong new department date, dito tayo. Kung anong date yung preferred ni customer na i-revoke po. So, click nyo lang tong calendar. Ayan. So, ilalagay ko si ma'am sa 9. Para mapaaga ang kanyang flight. Then, continue. Ayan. So, yan na yan. So, dito fair rules. Yan, cancellation or rerouting, rebooking, pwede. Name change, hindi siya, bawal po siya palitan. Baggage, bawal din po, pati itong meals. So, ayan. Then, pwede nyo rin pong i-click to view the air passenger bill or rights and conditions of carriage. So, yan. Then, continue. Ayan na. Recap, review. Departure flight, current booking, Iloilo General Santos, okay. So, ito niya, new booking. New booking na ni ma'am. Okay. New departure date, okay. So, Manila to Iloilo. January 9, arrived. So, Iloilo to Manila. Kasi si ma'am ay connecting flight po siya. Kaya hindi siya direct sa General Santos. Iloilo to Manila. 8:20 a.m. Manila to General Santos. Ayan. Then. Ayan. So, check nyo po din siya guys. Kailangan talaga double check natin para makita po natin. Okay. So, ito na yung. Okay. Ito yung current flight ni ma'am. Yung dati po. Ito yung January 12 dapat. So, ito yung new booking na ni ma'am. So, flight details, ito po yon. So, yan. Pasahin nyo lang po yan. Then, check nyo po. Then, pag okay na po siya, continue natin. Ayan.
Ayan, your booking details have been updated. Maria, Katrina. Okay. Take a screenshot of this page. Ayan, screenshot nyo din po yan. Screenshot po natin yan. Okay. So, screenshot natin. Okay. Screenshot po natin siya. Yun. Okay na yun, guys. Yan na po yung ano natin. So, Miss Maria Katrina Kalyaka. Okay. Angusto, Marino. Okay. Ayan, guys. So, okay na yun. Ayan. So, okay na yun, guys. So, ang gagawin natin is para makita natin yun, punta po tayo sa manage booking. So, kailangan natin siya i-manage booking para makita po natin ang kanyang flight, new flight po niya. So, i-manage booking niyo po siya. So, punta na po kayo sa Cebu Pacific. Okay. Cebu Pacific manage booking. Ayan. Paalala ko lang sa inyo, guys. Kapag si airlines mismo yung magkakancel ng flight, so, yun po ay pag nirebook natin, wala na po yung bayad. Pero once na si client mismo yung magkakancel ng flight, meron pong penalty po yun. Pero pag airlines, wala po. So, kaya, pwede nyo siyang i-rebook kung anong date gusto nyo po. Okay? So, ito, andito na tayo. So, punta tayo sa manage booking. Manage natin kung okay ba yung, tama ba yung ano natin. Ayan. So, ganun din. Yung hinihingi dito, booking reference. So, yun pa din po yun. Yung nasa, yung current, yung booking reference po niya is makikita pa rin po yan dun sa current ticket niya po. Yung dati pong niyang ticket. So, makikita din po niya yon. Dun nyo rin po siya kukunin. So, wait lang. Para makita ko yung ano. Okay. Para ma-check natin kung tama. Then, lagay nyo lang din yung apelyido. Tapos, continue. Ayan. Okay. Ayan, guys. Ayan. So, confirm. Ayan na. Confirm na. Welcome back. So, dito, guys. May ito kasi ay in-update ko na. May lalabas dito. Dito sa part na to. May lalabas dito na we need to update yung details ni client. So, kailangan, for in case of emergency po, so, kailangan nyo po siyang, kailangan natin siyang ilagay. So, ito yon, update guest details. Ito po ay kailangan nyo po talagang, kailangan natin po yung fill upan. Para for in case of emergency po, automatic, pwede po tayo, makakatanggap po tayo ng email galing po kay airlines. So, ayan. Yan. So, ano nyo lang po yan. So, ako kasi is nagawa ko na, kaya okay na po ako. Okay na po yan. So, back lang natin. Yan. Then, kung gusto nyo makita ang kanyang ticket, so, ito na yon. Click nyo lang po ito. View. Then, yan. Diyan nyo na po makikita. So, screenshot nyo lang po siya. Doon nyo po, at isi-send nyo po doon sa client niyo po. Okay? So, ganyan lang po kadali. So, ayan na nga. Okay na po siya. Ang flight po ni ma'am is 9. Okay. Yan. Okay na, guys. Yan. Sana makatulong po sa inyo.
So, madali lang kung si airlines mismo yung magka-cancel ng flight kasi mabilis natin i-rebook. So, wala na tayong babayaran doon, wala na rin tayong penalty doon. While naman kung tayo, si client naman mismo yung magre-rebook, magka-cancel ng flight po niya, matik po yun, meron po talagang penalty po yun. So, dahil wala na po, dahil ito po ay si airlines yung nag-cancel, so wala na po tayong babayaran. So, dahil okay na po yun, inform nyo na po sa client nyo po. So, yan po. Sana makatulong sa inyo. Sa mga, ako first time ko po ito. First time ko nagkaroon ng client na nag-cancel flight siya. So, first time ko din po ginawa ito. So, shinare ko lang po sa inyo. Sana makatulong po sa inyo. Lalo na po sa ka-co-agent ko na baguhan din po tulad ko. So, sana makatulong po sa inyo. Step by step naman po yung ginawa ko. So, sana po makatulong. Thank you guys. God bless.